Muling pinag-uusapan sa social media ang komento ni entertainment columnist Lolit Solis patungkol sa issue sa pagitan ng aktres na si Jeneline Mercado at ng actor-host-comedian na si Arnel Ignacio. Ibinahagi ni Manay Lolit sa kanyang Instagram account ang kanyang opinyon at nilinaw niya na wala siyang pinapanigan kaninuman sa dalawang personalidad. Matatanda ang nauna nang naglabas ng pahayag at reaksyon si Manay Lolit tungkol sa di umano ay masyadong pagiging vocal ng singer-actress na si Jeneline Mercado at basta-basta na lamang daw nagbibigay ng komento sa kahit na anong isyong panlipunan. Ayon sa kanya, marapat lamang na ang mga celebrities na katulad niya ay maging maingat sa pagbibigay ng opinion online at pumili lamang ng mga issue. Sa kanyang huling post sa Instagram, pinayuhan niya si Jeneline Mercado na kung gusto niyang gayahin ang aktres na si Angel Locsin, dapat ay maging kasing generous at charitable din siya tulad ni Angel at tumulong sa mga kababayan natin na apektado ng bawat kalamidad na dumadating sa bansa. O kaya naman daw ay tulara rin niya ang kapuso aktres na si Marian Rivera na tumutulong sa mga frontliners sa pamamagitan ng pagluluto at pagbibigay ng pagkain sa mga medical workers. Matatanda ang hinahangaan ng marami ang aktres na si Angel Locsin dahil sa hindi matatawaran nitong pagtulong sa mga kababayan nating nasasadlak sa hirap bunga ng mga kalamidad na dumadating sa bansa. Ayon pa kay Manay Lolit sa kanyang pahayag, dapat ay vigilant, dapat may boses, pero pag sa lahat sinalihan mo, wala nang premium yung boses mo. Ordinary na lang. Dagdag pa niya, tama si Arnel Ignacio, magiging para kang aktivista na salita ng salita dahil lang antay ka kaya hindi mo nakikita yung kabilang side. Narito ang bahagi ng pahayag ni Manay Lolit Solis sa kanyang Instagram post. Quote, "Wala ako gustong kapihan, siguro yun lang dapat sa mga artista natin lalo pa nga at bawat sabihin nila madali ipikap at isulat. Medyo dahan-dahan sa issues. Tama, dapat vigilant, dapat may boses. Pero pag sa lahat sinalihan mo, wala nang premium yung boses mo. Ordinary na lang. Kung ako si Vina, dapat iyon itinuro niya kay Jeneline. Choose your battle, hindi iyon sali ng sali. Dapat pagsali mo, wow, matutuwa ako dahil ang taas ng premium mo. At iyon pagsali mo sa issue ko, nakatulo. Pero iyon basta banat ng banat lang, iyon na nga, tama si Arnel. Magiging para kang aktivista na salita ng salita, dahil lang antay ka kaya hindi mo nakikita yung kabilang side. Sino ba gustong gayahin ni Jeneline Mercado? Si Angel Locsin? Di ang gawin niya maging kasing generous at charitable siya tulad ni Angel. Gumagasta at tumutulong pag may disaster, hindi lang dumadakdak. Kung gagaya siya, gawin din niya ginagawa ng ginagaya niya. Mas madali pa yon. Ilan na ba na ibigay ni Jeneline Mercado na PPE, face mask o face shields? Nagpakain na ba siya ng mga frontliners tulad ni Marian Rivera? Pinuntahan na ba niya ang mga drivers na nagugutom? Unahin niya yon. Huwag yun puro Twitter at Facebook ang ginagawa niya. At pagtatanong, ayaw ni Arnel Ignacio." Unquote. Kilala si Manay Lolit Solis bilang kolumnista at talent manager. Kilala rin siya sa pagbibigay ng mga prangkang opinion at tapat na komento sa larangan ng showbiz sa bansa. Matatanda ang nakuha ng singer-actress na si Jeneline Mercado ang atensyon ng mga netizens sa social media dahil sa pagiging vocal ng actress sa mga issues na kinakaharap ng bansa at dahil na rin sa matatapang na pahayag at komento nito na kadalasan ay bumabatiko sa mga di umano ay kapalpakan ng mga ahensya ng gobyerno at maging ng mga opisyal nito. Dahil dito, umani ng respeto at paghanga si Jeneline Mercado sa mga kapwa niya artista na katulad niya ng pananaw, habang kritisismo naman mula sa mga supporters ng administration. Isa lamang ang TV host actor na si Arnel Ignacio sa bumatiko sa pagiging vocal umano ni Jeneline sa social media. Ikiniit niya na hindi siya nakikipag-away o nakikipagtalo kay Jeneline. Ayon pa sa kanya, payo lamang daw niya ito sa isang kapwa artista na napakaganda naman ng karir. Huwag daw sanang isipin ni Jeneline na nakikipagtalo siya at paalala lamang daw ang sa kanya dahil sa tingin niya, iniligay ng aktres ang sarili sa sitwasyong pupunahin ito ng ibang tao. Baka makaapekto pa raw ito sa magandang karir ni Jeneline Mercado. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-komento at mag-subscribe.